Magandang araw, mga ka-Jake-Jake TV. So, ngayong araw, magkakaroon tayo ng unboxing at tutorial. Pero bago yan, panoodin muna natin ang intro. So, yun, mga ka-Jake-Jake TV. Kumusta? So, ngayon, ang gagawin natin sa ating video for today is maglalagay tayo ng ano ba yan? Protector dun sa LCD ng NMAX natin na naglalagay tayo nun para syempre iwas sa scratch at saka sa sa init ng araw syempre pag nasira yun syempre mahal yun LCD yung panel na yun. So, siguro nasa 4,000 plus. Ganyan, mga ganyan. So, kaya yun. So, ngayon, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng para siyang pin. Okay. Nabili ko siya sa Shopee. Nabili ko siya sa Shopee for about magkano ba yan? 80 at 80 pesos. 90 at nalagay ko na lang dyan sa nalagay ko na lang yung link sa baba ng description para kung gusto nyo bumili, gusto nyo maglagay is pwede kayong kumuha. Ayan. So, ang gagawin natin is i-unbox natin ito. Pagkatapos is kakabit natin. Siyempre, may tutorial yan para matuto kayo. Hindi tayo magkamali. So, paano kakabit ito. So, nabili ko siya siguro. Nasa 80 pesos. Oh, dalawa na yun. Shoutout sa shop na nabilihan ko sa AD Pro. AD Pro. Gas absorber. Ano natin yung laman niya. So, yun. Dalawa ka yung laman niya. So, meron tayong dalawang pag-isang pang-ing. Dalawa yung nakuha natin. Siya. Nakadikit siya dito. Mamaya tatanggalin ko na lang. Yan. And syempre bumili ako nung sa sa keyless niya, cover, para hindi siya pag nahuhulog, hindi masisira. Ayan, lagay ko na rin yung price dun sa sa description below. So, ayan. Huwag na natin patagalin pa. Gawin na natin. So, ayun. Gagawin na natin yung pag-install ng ating tint. So, ito yung tint natin. Ano ba yung mga kailangan natin sa pag-install? Siyempre, kailangan natin ng basahan, ng card. Pero kung may squeegee kayo, hindi na kailangan squeegee. And then yung solution, ano lang ito, tubig na may joy. So kung wala kayong ganitong spray, yung uso naman ngayon syempre pandemic, yung mga spray ng alcohol, yun, drain nyo na lang muna. So dito tayo. So ito yung ating yung stock na takip nung so plastic lang siya. So tanggalin na natin. So, first of all, kailangan natin siyang linisan. Linisan muna natin siya bago natin i-install. Okay. So, linisan natin mabuti. Make sure din na yung basahan nyo is wala siyang bato, wala siyang dust. Like for example, itong gamit ko. Ginagamit ko rin to sa kotse.
Okay. So yan, para hindi magkaroon ng gasgas. Siyempre yun nga isa sa reason bakit gusto natin lagyan ng tint. Ayan, para hindi siya magasgas. And at the same time, maproteksyonan yung panel na hindi siya masunog sa araw. Especially kapag naman natin mamamalayan yung araw, nakatutok na sa ano. Ayan. So, ang gagawin natin is i-ano natin. So, tatanggalin natin itong nakasulat is guide sticker. Ayan, tatanggalin natin yan, then isprayan natin. Okay. So, ayan. Make sure din na malinis yung kamay nyo para hindi magkaroon ng dust. So, mag-accumulate ng dust. Okay. So, ayan. Ayan. So, isprayan din natin dito. Ayan, isprayan din natin yung tint. Okay. So, makakatipid pa kayo kasi nga hindi nyo na kailangan pumunta sa mga ano. Ayan, so kit natin ng ganyan, make sure na sentro siya. Ayan. And then dito na darating yung na kailangan mong gamitin ito. So ayan, yung mukha ko nun sa student permit. Ayan. So any card pwede nyong gamitin as long as matatanggal nyo yung ano niya, tubig niya. And then yung bubbles. Yan. O, diba? Make sure nakasentro din siya. Yan. And isa pa, hintay nyo lang siyang natural na matuyo. Huwag na huwag kayong gagamit ng ano. Huwag na huwag kayong gagamit ng blower na yung heat gun pala. Huwag na huwag kayong gagamit ng heat gun. Siyempre, mainit yun. Nangabang use ng nito para hindi masunog yung panel nyo. So pag gagamit kayo nun, baka yun na, sunog yung panel nyo. Sobrang init. So make sure lang na natanggal nyo yung tubig, then nawala na yung walang bubbles. Okay. Uy. Okay, so kung nagkamali kayo, pwede nyo naman din siyang ulit tanggalin ng ganyan. And then, parang ako nagkamali. Ganyan ulit ng sabon. Hindi ko masyado makita, medyo malabo yung mata natin. So yan, ulitin ko lang. Yan. Magagamit ulit tayo nito. So, hihintayin lang yan na matuyo. Pag okay na siya, iset aside nyo na siya. Kung okay naman na, wala naman na kayo makitang problema na may bubbles, may tubig. So, huwag kayong mag-alala kung meron siyang gasgas na makikita niya dito sa top. Kasi, pag natuyo na siya, kung all set na siya, nagsettle na yung pangdikit niya, is, meron pa siyang isang cover dito sa top. Para pag tinanggal niyo yung cover na yun, ayun, so mas malinaw siya. Pero kung ayaw niyo pa namang tanggalin, pwede rin. Tanggalin niyo na lang pag medyo marami ng gasgas.
So okay na siya. So papatuyuin na lang natin. So, pag natuyo siya, yun, pwede na nating tanggalin yung cover niya. Yung isa pang cover nitong mismong tin. Okay, pero kung ayaw nyo pa namang tanggalin para medyo mas tumagal pa yung tint na nilagay nyo, para mas tumagal pa siya, huwag nyo na lang tanggalin kung ayaw nyo. Pero kung gusto nyo matanggal na, yun, tanggalin nyo na lang. So pag na-dry na siya, yun, tanggalin nyo na lang. Okay, so try natin siyang i-on. So ganyan siya. Okay, medyo dim siya kasi nga ano siya. Tawag dito. Yung tint ang nakuha ko nakinuha ko is ano siya, medyo dark. Pero meron din naman kung gusto nyo yung ano, transparent. Meron ding yellow, meron ding blue. Yan. Check nyo na lang dun sa store na pinagbilihan ko. Okay, shout out dun sa AD Pro. Baka naman. So ganun lang siya. Then next is ito, syempre yung binili natin na rubber protection ng keyless natin. Lagyan na natin siya. Okay. Kulit na naman. Kulit siya eh. So, yan. So, ito. Pasok nyo lang siya. Syempre, ibang iba yung meron to. Kasi, mali mo, kapag nasira mo to, parang pang-anda rin yung motor mo. Diba? So yan, baka kailangan mong magpa tawag dito pa-copy. Diba? So yan, ganyan na siya. Then, ilagay mo lang siya dito. So yun. All set. So ayun. Natapos na rin natin ang ating pag-i-install ng tint sa panel gauge and yung rubber protection dun sa keyless ang ating NMAX version 2. So I hope na nakatulong ako at nakapag bigay ng short information sa mga kagaya ko na naka NMAX version 2 ABS. Okay, so kung may mga gusto kayo diyan na i-comment na gusto nating matutunan, okay? So i-comment nyo lang diyan sa comment section below. Okay? And then dun sa mga nangangailangan din ng ginamit natin sa yung in-order ko, in-unbox natin. Nandun lang yung link sa description ng ating video. So, I hope nakatulong ako at nakapagbigay ng kaalaman sa mga kapwa ko na riders and naka NMAX version 2 ABS. So, yun lang. So, don't forget to like, subscribe, at syempre, hit that notification bell for upcoming videos. So, yun lang. Maraming salamat and God bless!